hindi nila alam kung paano gamitin. Pinapaligo mo na, no? Kasi ang dami mo sa pronto. Okay? Within 5 minutes, marami kayong matututunan. 5 minutes na. Kanina, may nag-share si Ma'am. Marami daw siyang kulani. Kulani. So, ang kulani ay sign na mayroon silent inflammation. Mayroon infection. Mayroon mga inflammatory. Bakit po ba marami tayong may kulanig ngayon na walang sintomas? Marami may kulanig, kaya yung mga dito nyo, hawakan nyo. Yung mga may kulanig, walang sintomas niyan. Wala kayong mararamdaman, pero delikado yan. Why? Bakit delikado? Kasi biglang siya. Tingnan mo sa resonance, lalabas doon with lungs. May problema yung BC, yung vital capacity. May problema yung arterial oxygen niya. Bakit po ganun? May bacteria, good or bad. So, pag uminom tayo ng jugo verde, ano ang ginagawa ng jugo verde na ito? Hindi ito gamot. Okay? Hindi gamot. Pero may gagawin siya dito. Papadamihin niya yung mga antibodies. Ano po ba ang antibodies? Kakainin niya yung bad bacteria. Papatayin niya. Then yung mga bad bacteria na yan, ilalabas sa katawan, dadami yung good and friendly bacteria. Number one. Next, yung may dengue. Nagbe-bleeding na, pinti-pinti na, lumalabas na yung dugo dito. Pumupunta po ako ng hospital, hindi para manggamot. Pag last na po ako, tinatawag ng mga doktor. Pag last. Kasi yung aking pwesto sa Ormo, harap ko po yung private hospital, which is Ormo Doctors Hospital. Nagpipleading na, saka pa ako tinatawag. Apat na yung doktor, panglima, panganim po ako. Yes, po yan. Bakit po ako tinatawag? Wala na silang nagagawa. Hindi na nakakadumi, 1 week. Hindi na siya nakakaihi, 1 week. Halos 50-50 na po yung mga pasyente. Kung saan po ako tinatawag? Itingnan ko muna yung laboratory. Lahat ng profile, tinitingnan ko. Ang 50-50 na may tinggi na lumalabas na dito, Joko Garden ang nilagay ko, nilagyan ko dalawang bodyguard. Ano yung principle doon? Bakit tumaas ng platelet count niya? Nagbigay ko ako ng alauna, sabi ko doon sa doctor, after mag 5 o'clock, mag-perform kayo ng CBC, tataas yung platelet count. Bakit hindi nagre-respond sa antibiotic nila? Immune na sa antibiotic. Yung pag uminom ng Jogo Verde, straight, isang inuman, minsan dalawa, depende sa case. Pag inom niya ng alauna, pagdating na ng 5, kukuha na ng CPC, tataas yung platelet count ko, 40,000 na lang siya, tataas ng 80 to 100. 2 weeks na siya, milyon-milyon na yung bill kasi mayaman. Hindi pa siya nakakalabas. Kasi pag hindi siya tumaas yung platelet count, hindi ka makakalabas. Ano ang ginagawa? From 1 o'clock, 5 o'clock, tataas ang platelet count. Anong ginagawa dito? Explain mo sa doctor. Doctor, this is as a nutrients which stimulate the production of platelets. This is a nutrient which stimulate the production of antibodies. It detoxifies. Kasi marami na siyang antibiotic. Marami siyang iniinom, injectable, mga oral. So yung katawan acidic. Pag pinainom niya nito, this is a highly alkaline substance that detoxifies the acid, that makes the body very strong, kasi nutritional siya, detoxifies, makes the antibodies and the interferons. Basta may viral infection, meaning may dengue, may H1N1, that is virus. Mayroon na stimulation ng lymphatic system na maglabas ng interferons. Interferons is the antiviral properties of the body. Lalaban doon yung dengue. Dadami yung interferons, kakainin ng mga lymphocytes, ang mga phagocytes, ang mga monocytes, yung mga microorganisms. Then, bababa yung fever, tataas yung platelet counts. Kung i-research nyo ito, number one, yung buntik at yumi, mabilis siya sumipsip po, mag-enter sa intracellular na system ng body.
Then yung ating barley at saka yung guyabano is highly antioxidant. Kung mayroon mga ibang mga microorganism, napakaganda po ito. Then yung ating dadandan ang asyta, bago may mga kidney problem. Remember, pag may antibiotic, may kidney problem yan. Then, hindi lang po yun ang problema. Pag tinignan mo yung resonance, kayo na nagre-resonance, tingnan nyo lahat. Simula sa cardiovascular, simula sa lungs, simula hanggang sa gastrointestinal, lahat po yan may problema. Problematic yan po lahat. Pag inom ito ng product na to, ang problema niya was dengue. Lahat i-correct niya. After 30 minutes, ha, i-check mo yung LBA. Kasi nag-LBA ako. Titingnan mo sa monitor sa computer, yung kanyang dugo, kumpol-kumpol yung RBC, dikit-dikit, parang coins na patong-patong. Pag pinainom mo nito, 30 minutes, break ka ulit. Titingnan mo yung dugo niya. Yung kumpol-kumpol, yung patong-patong na RBC spread out niya. Tanungin mo, anong nararamdaman mo? Ang ganda ng effect. Yan lang ang pinainom. How much more kung bibigyan pa natin siya ng bodyguard, ng herbosol, ng vitamin C, ng ginger twist, ng tonic. Ang dami ng produkto natin. Black-lacking mo lahat dyan, hindi ka mamamatay. Kuminom tayo ng synthetic ng antibiotic, patay ka na agad. Oo, that's right, repair. Oo, totoo yan. Alam niyo po ba ngayon, natutuwa po ako kasi ngayon. Kasi, lahat ng hospital na yun, maglalagay na po ng natural healthcare. Lahat po ng hospital. In the Philippines, dito sa Pilipinas ha, bawat hospital maglalagay ng natural healthcare. Bawat hospital po, clinic, meron na po. Kaya mag-abang kayo taga-empower, lahat po ng natural healthcare doon, pasukin nyo na. Kasi nagtipayin po ako ngayon, kaya lagi po akong nawawala sa inyo. I train my international license in natural healthcare. For US, pa-practice po ako sa US, pero hindi po ako magtatagal doon. Para lang sa training ko, din mabalik ako ba, dito ako magpa-practice. Pero yung license ko ngayon, after mga 3 years, pero gagawin ko na 1.5 years. Pero ngayon, meron na po, in the Philippines, natural healthcare, bawat hospital. So, bawat hospital, papasukin nyo. Kasi wala silang alam sa Mauritius. Ang alam nila, pumapasok doon mga international na product, which is hindi maganda. Kaya ngayon, yun ang gagawin natin. Kaya malaki ang future. Kaya yung sinabi ni Sir kanina, hindi lang po yun ang future na sinasabi ko sa inyo. Bawat hospital, lagyan natin ang Mauritius kasi required na po ngayon. Kasi marami na nagchuchoge sa synthetic. Pagpunta sa hospital, baka kayo, pagbalik, patay na kaagad. Bakit? Para ano yung system, dadagdagan ng bara, walang detoxification, walang nutrification, walang nutrition, patay agad. Nakita ngayon ng Amerika, yung pangyayari. That's why they are hiring natural, competent, and international yung license. So that's why, maganda po ang future ng Empower. Thank you.